Magandang umaga po mga kababayan. Diyos ko po mga kababayan, habang tayo naglalakad, no? Nagsusuot kung saan-saan yung mga mata natin, no? Umiikot din po mga kababayan at tinitingnan natin kung saan tayo pwedeng magbigay ng mga biyaya. Kaya ngayon, meron tayong napansin, no? Na akala namin naliligo lang pero nangunguha ata ng bulate. Hindi ko alam kung anong kinukuha ni nanay o linta, no? Kaya ayun, Diyos ko, sana wala naman sanang linta dyan. Nakakatakot nung dumik. Ay! Balat ka, kuki mo. Nakakatakot. Dahil naninipsip ng dugo yon yung linta. Wow, ang sarap. Merong ano. Kangkong to, tama? Hi! Good morning! Anong ginagawa niyo po dyan? Suso, akala ko linta ang kinukuha niyo dyan. Ha? Wow, ang sarap naman dito. Ang sarap naman ng langoy-langoy niyo dyan. Oh, nakarami na kayo. Ay, po, madam. Ay, ganyan. Wow. Sinong mga kasama niyo? Ito pong anak kong dalawa, madam. Anong pangalan ni ate? Caroline, madam. Po? Caroline, madam. Caroline. Ilang taon na sa ate, Caroline? 31, madam. 31, dalawang anak. Tatlo po, madam. O, nasaan yung isa? Andun po, madam, yung anak kong maliit. Ah, yung bunso niyo. Po, ilang buwan na nga? Isang taon po, madam. Isang taon. So, wag na magdagdag, ha? Opo, madam. Oh, tama na yan dahil nakakota na nakatatlo na. O bakit, nasaan si Mister? Sumideline po sa bayan po, madam. Anong klaseng sideline? Construction, madam, labor. Okay, so mainam, gumagawa din kaya ng diskarte sila kay nagtatrabaho, opo, pambili ng bigas, kayo naman gumagawa ng diskarte at pang-ulam. Opo, madam. Binibenta niyo ba 'yan o ulam lang? Binibenta po, madam, pambili po ng bigas. Ay, ganoon. Pero siyempre, mag-iiwan din kayo diyan ng pang-ulam niyo. Opo, madam, yung maliliit, ganoon. Magkano ba ang kilo niyan ngayon? Baso po, 10. Diyos ko, baso-baso lang, 10 lang? Opo, madam. Ilang oras kayo nakababa dyan? Minsan po, maghapon po, madam, pag wala pa kaming nakuha, hindi pa kami aaon. Yung sa gitna ba, malalim? O ganyan lang din? Malalim po, madam. Lagpas po tao. Uy, delikado ha, mga anak mo ha. Dito lang po kami sa gilid. Baka makalimutan at malibang ka na dyan sa kukuha ng puhol. Sila nasa ilalim. Ano nangyayari sa mga mukha nyo? Bakit may mga uling? Madam, pita. Ha? Yung buhangin. Buhangin? Puti. Oh, ang dami. Ang dami. Pag napuno mo yung isang bali, magkano na yung iyo dyan? Mga ilang baso na yan? Mga ano din po, madam. 20, gano'n. 20 pesos? 20 na baso. Ah, 20 na baso. Pagpuno po, madam. Pati yung mga bata mo, natututo na din? Opo, madam. Kasama ko. Kumukuha ng suso. Oh, bakit, anong trabaho mo dati ngay? Wala po, madam. Di ayun lang ako sa bahay. Nasa bahay lang. Kumain na ba kayo bago kayo manguha ng suso? Ay, hindi pa, madam. O bakit hindi pa? Magtatanghali na ah. Mamaya pa, madam. Pag umaon po kami. Kailangan punuin nyo muna dyan bago umahon? Opo, o paano yung pagkain nyo? Nalipasan na kayo ng gutom? Saka lang kami kakain pag may nakuha na, pag wala pa, hindi pa kami aaon. Madam. Ibig sabihin, kukuha muna pambili ng bigas. Opo, para may maisaing. Opo, may makain. Opo, madam. Oh, so ibig sabihin, wala pang bigas sa bahay? Wala po, madam. Wala, ano yan ate? Buaya! Ano lang, wala akong bahay dito, madam. Takot na, talagang sanay si ate sa tubig. Hindi na natatakot ang buaya. Baka ang buaya pa matakot sa kanya. Mahuli niya, imamebenta, ngat-ngatin pa ni ate. Oh. Mga malalaki, ano? Oh, diba? So, ayan po si ate Caroline. 31 years old. Ayan, pag hindi lulusong dito sa
tubig, no? Hindi sila makakain. Kasi biro nyo mga kababayan, magtatanghali na. Yung iba, Diyos ko po, padighay-dighay na lang ngayon, busog na. Pero sila, kailangan pa nilang magbabad sa tubig at kailangan makakuha ng suso pambinta para makabili ng bigas. At meron silang maisasaing. So ngayon, hindi pa mapuno yan at kailangan punuin pa niya yan at ilako pa para may pambili siya ng bigas para makakain. Gutom bago kain. Tama po, Ate Caroline. So ayan. Okay, pwede ba kitang madisturbo? At saan ba ang bahay niyo? Madam, ayun po, oh, yung may puting ano doon sa ano ilalim ng puting. Yung mansion na 'yon? Oo po, madam. Wow, mansion ang bahay niyo, ah. Naka pwede ba tayong pumunta? Opo, o tara. So talagang pag nanguha kayo ng suso, Ate Caroline, kasama mo yung mga bata? Opo, madam. Tinutulungan ka? Opo, madam. Wow, ang babait naman, mga bata. Pero natuto na rin sila at masisipag, tinutulungan si mama. Ano? Ha, kayo lang, wala pa kayong kain. Ha? Hindi pa kayo nagutom? Hindi pa. Siyempre, wala namang makain. Kaya, hindi na lang. Tinitiis na lang yung gutom. So, ngayon, Ate Caroline, para... Kasi, Diyos ko, punuin nyo pa yan. Inaka 1/4 pa lang kayo, di ba? Okay. 1/4, matagal-tagal pa yan. Baka mamaya, abutin lang kayo buong maghapon. Hindi pa kayo makasaing. At wala pang pati mga bata magugutom. Kaya, bago kayo lumusong ulit doon, no? Titiyakin ko na meron kayong masasaing at mabubusog na kayo. And then tama yung sinabi mo kanina, Ate Caroline, na tama na, no, yung mga bata. Kasi syempre, ganito yung pamumuhay natin. Plus, kung marami tayong anak, lalong mahirap yung buhay. No? Kahit hindi natin maibigay yung tamang pangangailangan nila, and then hindi lang yung pangangailangan nila, yung edukasyon din hindi rin natin maibigay, and then ganun din paglaki nila, ganun din sa magiging buhay natin, no? Kawawa yung mga bata, magsasakripisyo sila. Tapos isa pa, no, maganda rin dito, medyo malawak yung paligid mo, yung lupa mo, no? Pwede rin tayo magtanim-tanim ng gulay, katulad ng malunggay, saluyot, no? At papaya o ano-ano sari-saring gulay na pwede nating itanim sa gilid-gilid para katulad nitong sitwasyon na ganito na wala tayong ulam, no? Wala tayong pang-ulam. And then hindi lang pag maraming bunga, hindi lang pang-ulam. Siyempre, hindi na rin natin kayang ulamin pag marami. Pag marami, pwede ka magpitas, pwede mo rin maibenta, no? Katuwang mo rin dyan sa pangunguha ng suso. Habang nagbibenta ka ng suso, magbibenta ka rin ng gulay. At least merong ulam nandiyan na sa paligid, pipitasin na lang, no? Para maganda magtanim ng mga gulay para bigas na lang ang kailangan. May ulam na, no? Okay, sige, anong meron tayo? May surprise tayo kay Ate Caroline. So ito po, madam, merienda ng mga bata. Ayan. Merienda po nila, madam, at may miswa na rin po dito gamit pangluto sa kusina. Yan, may gatas, wow. May kape, at may mga dilata na rin po dito, madam. Siyempre, bibigyan natin kagad yung mga bata kasi nabubutom sila, wala pang kain, magkatanghali na, japoy. Kaya madam, no, dahil nagutom na po yung mga bata, kanina pa lang may pinalangoy doon. Mali nga. Mali po. Sige, siyempre po, madam, hindi na po mga bata na ugutom, pati si ate, ah. Hindi, busog na yan, nagangat na pang suso kanina yan. Ay, habang nawa, ingat-ingat din po, madam? Yes. Pwede po pala yun? Oo, pwede, kaya kunti na natitira. O, bakit naluha-luha si Ate Caroline? Bakit napaiyak si Ate Caroline?
yung mga luha na pumapatag sa mga mata niya. Yung bang salamat sa Diyos dahil biro mo kasama ang mga anak nandoon sa tubigan, lumusong, no? Para tumulungan yung mama nila sa pangunguha ng suso para meron silang maikain. Mag alas 12 na mga kababayan, wala pa silang kain. O bakit naiyak? Ha? Masaya ikaw anak? O pati yung bata nagiging emosyonal. Diba? Mabait lagi ha? Tulungan si mama anak ko ha? O, naiyak pati yung bata. Siyempre, alam nila yung buhay eh. Alam nila yung buhay. And then ito yung matatanggap mo. Siyempre, bukod pa dyan sa groceries natin, meron ding cash. At hindi suso ang uulamin nyo mamaya, ha? Ate Caroline, bili ka ng masarap na ulam, ha? Kita paano mapagsalosaluhan nyo, ha? Oh, yung paborito ng mga bata, kainin, bilhin mo, ha? Ayan. Walang tigil yung luha ni Ate Caroline sa biyaya na natanggap niya ngayon. Mensahe niyo po, Ate Caroline, sa biyaya na hindi niyo po inaasahan na kalubog na kayo doon sa tubig, and din pag-ahon niyo may biyaya na. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin, Madam. Hindi po namin nakalain na may darating sa amin na ganyan. Ayan. Dahil sa kasipagan niyo, gumagawa kayo ng diskarte, hindi nyo hinayaang magutom yung mga anak mo, no? Gumagawa ka ng paraan, ang hirap manguha doon ng suso, pero ginagawa mo para sa mga anak mo. O yun yung diskarte. Marunong kang dumiskarte, no? Okay, syempre, ayan po mga kababayan, no? At habang tayo ay hinahalughog natin ang bawat sulok, no? Na kung saan saan tayo nakakarating, mapabundok man dyan, mapasiti man dyan, kung saan saan ang importante, kung importante sa amin ay makarating tayo at makapagbigay tayo ng biyaya at katulong po yung ating mga sponsors, syempre na nandiyan yung ating followers, yung ating mga subscribers, no, yung ating mga viewers at yung ating mga YouTube members. Maraming maraming salamat po dahil sa inyong pakikiisa at tulong, at lalo kung napalawak yung aking pagtulong sa mga kababayan natin na lubos ng ngailangan. Maraming salamat po sa inyo na walang sawang manood at walang sawang sumuporta sa aking munting adikain. Okay, maraming salamat po sa ating sponsors. Maraming maraming salamat po sa ating sponsors. From Seattle, Washington, Ma'am Esther Gordon, Sir Nestor, and Ma'am Tis from Vallejo, California. Muli, maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors. From Seattle, Washington, Ma'am Esther Gordon, si Sir Nestor, and Ma'am Tis from Vallejo, California. Maraming maraming salamat po sa inyong ganito ang puso. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay. Upang sa ganoon, marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin. Maraming maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye po, mga anak. Bye-bye. Masaya ka na? Diba? Hindi makapagsalita yung bata, naiyak na lang siya sa tuwa. Ayan. O kain muna kayo, magsaing muna kayo, Ate Caroline, ha? Huwag muna kayong bumalik doon. Maligo muna kayo, din magbihis kasi ilang oras na kayo nakababa doon. Pati yung mga bata, nangingitim na yung mga labi nila o yung mga kuko nila sa kabababa doon. Ayan o, nakita niyo po yung mga paan nila, parang ulubot na, nagkukulubot-kulubot na dahil sa tagal na nakababa doon. Magbihis, maligo, and then kumain muna kayo, bumili ka ng masarap na ulam, tapos pahinga muna, ha? Okay, sige, pagpasensyahan yung aming munting handog, Ate Caroline. Bye-bye mga anak! Bye-bye! Dito na kami, bye-bye!